Dahil birthday ni Daddy Bricks ngayon, ang regalo ko sa kanya ay gastusin. Gumastos na siya sa Manila Ocean Park. Gagastos pa uli siya dito sa The Orange Bucket. Nakita lang talaga namin to sa TikTok. Mahilig kasi kami ni Daddy Bricks sa seafoods. Tapos parehas din kaming mahilig manood ng mga mukbang-mukbang videos. Kaya nung makita ko to sa TikTok, sabi ko kay Daddy Bricks, since dito din naman kami sa Manila Ocean Park magsa-celebrate ang birthday niya, malapit lang din tong The Orange Bucket na to doon. Bakit hindi namin subukan to? Alam nyo ba, yung pagkahilig ko sa seafoods, mapapanganga kayo kapag ako ang kumain ng seafoods. Ang in-order nga pala namin dito is itong Big Bang Supreme. Meron na kaming 500 grams na lobster, 500 grams na crabs, scallops, tahong, meron ding marble potatoes, corn, tapos may libre na kaming 300 grams ng baby back ribs. Promo nila yan na kapag nag-order ka ng Big Bang menus, meron kang libre na baby back ribs. May extra serving nga din palang sauce nila, Cajun sauce din ito, pero pwede nyong palitan yung flavor to garlic butter at saka yung iba pang flavor ng mga sauce nila. At nanibago nga si Ate Lisa lasa nitong Cajun na seafood. Sabi niya kasi medyo maalat daw tapos maanghang. Nung una umaayaw na talaga siya. Ang nakasanayan niya kasing luto ng mga ganitong seafoods ay yung garlic buttered o kaya gata. Kaya sabi niya ayaw na daw niya, pero nung tumagal-tagal naman hindi niya pa din natiis ang seafoods kasi mahilig din yan sa seafoods eh. Humingi pa din siya, Mami, pengen lobster, Mami, pengen crabs, Mami, gusto ko ng hipon. Yan, ganyan din siya katakaw sa seafoods, nagmana siya sa Mami niya. Alam niyo ba kung saan ako pinaka-excited dito? Sa lobster, kasi never pa talaga ako nakatry ng lobster, kaya pinaubaya sa akin lahat ni Daddy Bricks ng lobster, kumuha lang siya ng isa. Tapos, akala ko nga akin na lahat, yun pala, magugustuhan din ni Ate Elise, kaya yun, isa lang din talaga pumatak sa akin, the rest kay Ate Elise na din. Magandang desisyon na din na hindi kami nagkanin, konti lang yung kinain naming kanin, kasi kung maraming kanin ang in-order namin, hindi namin mauubos ng seafoods na to. Grabe! Ang bigat niya sa tiyan. First time ko maranasan na parang napapatulala ako ng seafoods. Usually kasi ang seafoods, tumataob yan sa akin. Nung medyo nagtagal-tagal, sinasabi na ni Daddy Bricks na parang nahilo siya. Sumakit ang batok niya, baka na high blood na. Akala ko aayaw na siya, pero tingnan nyo man, sup-sup pa din ng sup-sup si birthday boy. Nagpakagutom talaga kami para dito. Hindi kami nag-lunch. Alas dos pasado na, mag-aalas tres na, hindi pa din kami nagla-lunch. Ang breakfast namin maaga pa nung umalis pa kami ng Batangas. See? Talaga mauubos namin to. Pero hindi ko akalain na mahihirapan kaming ubusin siya. Tatlo pa kami niyan ha. Si Daddy Bricks enjoy na enjoy siya kasi merong lemon. Nung una, medyo nag-aalangan din siya sa lasa hanggang sa nung pinatakan na niya ng lemon. Ayan, nag-enjoy na, humingi pa ng extra lemon. Napapansin niyo din ba na halos lahat ng lakad namin, laging si Daddy Bricks ang may buhat kay Amandine. Siya lagi ang nag-aasikaso sa mga bata. Nang usual naman talaga na nangyayari, isa nanay ang mga bata. Alam niyo ba kung bakit? Ang gusto niya kasi sa lahat ng pinupuntahan namin, sa lahat ng kinakainan namin, nag-e-enjoy ako. Ayaw niya na nahihirapan ako. See, ganyan siya kabait. Nakasanayan na din namin yung ganitong setup. Sa kanya si Amandine, akin si Elise. Kapag kumakain kami, sa kanya din si Amandine, akin din talaga si Elise. Si Elise kasi bihira niyang mapakain ng marami dahil nga malikot na si Elise. Kapag sa akin, kapag sinabi ko kay Elise nakakain, kakain talaga siya. At ayan nga, umalis na si Ate Elise, nabusog na daw siya. Tapos sakto, nagising na din si Amandine. Kaya finally, ma-enjoy na ni Daddy ang seafoods niya. Oh, sup-sup dito, said dito, tapos maya-maya, ang asim. Tingnan niyo kung gaano karami ang napataob namin. Ubus na ubus sa amin lahat ng seafoods. Ang natira lang yung potato marble, corn, tapos itong baby back ribs, ibibigay namin to sa bahay. Ano masasabi mo, Dad? Sa gastos mo? Lagnat. Sarap? Ang high blood ka? Oo, sakit ng lolo lang.